Ay mga ka-native, welcome to my vlog na naman. So today, gagawa naman tayo na panibagong video para dito sa ating channel. Yan. So pero bago po tayo magsimula, ay napapasalamat po ako sa mga subscribers natin, sa mga supporters natin, tsaka sa mga salit viewers natin. Dahil po sa inyo, umabot na po tayo ng 5,084 subscribers. So maraming salamat po. Talagang everyday lumalaki po talaga yung pamilya natin. Kaya maraming salamat po. So yung topic pala natin today ay paano nga ba maiwasan yung sipon ng ating mga alagang native chicken or mga manok. Yan. So yun yung tatalakayin natin for today. Yan. So bago po tayo magsimula sa topic natin, ay pakainin muna natin itong mga alaga natin native chicken. Yan. Kasi maraming nagtatanong kung ano nga ba yung pinapakain natin sa mga breeders natin at magkano nga ba. So isishare ko rin sa inyo para malaman nyo rin na napakamura ng ginagamit nating feeds para dito sa ating manukan. So tara, pakainin natin yung mga manok natin kasi yung iba gutom na. Tara, let's go! Yan. Ito yung feeds na gagamitin natin para sa mga breeders natin. Yan, so talaga itong feeds na to para sa mga breeders to, para maganda yung ma-produce nila itlog. At syempre, kapag maganda yung itlog na na-produce nila, maganda din po yung magiging sisiw natin. Tip ko lang sa pagbigay ng pagkain, dapat talaga medyo malayo yung agwat. Yan. So dapat talaga nakakalat yung ibibigay nyong feeds. Yan, para lahat makakain. May mga manok kasi na gustong kumain ng sabay-sabay sila. Meron namang mga manok na gusto nila sila lang mapag-isa na kumain ng mga pagkain nila. So dito maglalagay din tayo. Ayan, saka dun sa dulo. Yung iba kasi nating rooster habang kumakain, dun pa sila nag-mimate. So hapon na kaya medyo konti lang yung pinakain natin. Siguro nasa 3 kilo lang yung binigay natin for this afternoon para sa dinner ng mga manok natin. Yan. Yan o. Meron talaga mga manok na medyo grupo-grupo talaga sa pagkain. Yan. Pero yung ibang rooster ay nag-aagawan sa pagkain. Ah. Yan o, may nagmimate na naman habang kumakain. Yan o. Kasi madali lang nilang mahuli yung inahin eh, kapag kumakain. Kaya madali lang silang magmate. Dito meron, may uminom ng tubig. So paano nga ba maiwasan yung sipon ng ating mga alagang manok or native chicken? Yan. So yung dapat talaga gawin natin ay dapat talaga meron tayong magandang pasilungan. So itong pasilungan natin ay nasa 20 feet kaya kayang-kaya ito nila. Yan. So yung meron tayong nayuping yero kasi may tumungtong na ano dyan na manok. Yan. So doon sa may pugad may pumapasok din kung ulan. Pero kung gabi na wala nang pumapasok kasi kasyang-kasya naman sila dito. Malaki pa nga yung vacant space dito sa loob eh. Kasi medyo malaki talaga yung pasilungan natin. So itong ano natin, itong pasilungan natin, kayang mag-cater niya ng 120 head siguro. So kapag nagkapera ako, pa-extend ko pa itong ano, itong pasilungan nila. Para kapag nagdagdag tayo ng breeders, ay syempre, talagang maiwasan talaga natin yung sipon. Yan. Tapos meron tayong mga kahoy. Yan. So talagang ma-avoid natin yung ulan na hindi talaga sila mabasa. So yung iiwasan talaga natin unang-una
yung ulan. Kasi doon talaga nakakasakit yung manok natin. Tapos yung pangalawang tip ko ay talagang dapat wasto sa pagkain or sapat sa pagkain yung mga manok natin. Kasi kapag ginutom yan, manghina po yung immune system nila. Yan. Kapag humina po yung immune system nila, talaga magkakasipon yung manok natin. Kaya nga dapat talaga itong mga manok natin tamang-tama lang sa pagkain kasi breeders na to eh. Yan. Pero kapag matured na yung manok nyo, medyo hindi na masyadong medyo mahirap na silang dapuan ng sipon. Yan. So meron tayong nag-aaway na babaeng manok. Yan. So normal lang po yan. So sa yung isa pang tip ay dapat talaga yung tubig nyo malinis palagi tapos merong vitamins. So pwede kayong magbigay ng 3 times to 4 times a week ng vitamins. Yan. So yung mga ginagamit nating vitamins ay sasabihin ko mamaya bago po mag shout out. So abangan nyo po. So dapat talaga 3 times a week to 4 times a week. Yung vitamins po, hindi po yun gamot, ano? Ang vitamins po ay para lang maiwasan yung sakit ng ating mga manok. Yan. Lalong-lalo na yung sipon. Yan. So, tignan nyo, may umiinom dun. Tapos dito, may umiinom din. So, dapat talaga, hindi maubusan ng tubig itong mga manok natin. So, susunod kong tip ay pakainin sila ng birding halaman or greens. Yan. So meron namang mga birding halaman dyan sa paligid nyo. So pwedeng nyo yung ibigay sa mga manok nyo kasi itong mga native chicken natin hindi po yan mapili sa pagkain ng halaman. Sa breeders kasi hindi tayo basta-basta pwedeng magbigay ng mga gamot. Yan. Kasi halos lahat ng gamot para sa sipon ay bawal sa nangingitlog na manok or breeders. Yan o, meron na naman nag-meat dun. Yan. Ang mangyayari kasi dun, meron marami kasing chemical yung gamot para sa manok natin. So may mangyayari dun, pwedeng maepektuhan yung magiging sisiw nila at syempre pwede ding maepektuhan yung itlog nila. So hindi po advisable na yung nangingitlog na manok ay gamutin natin. Yan. So kaya dito yung ginagawa lang natin, iwasan natin yung sakit. Tapos hindi din po tayo nagbabakuna dito. Yan. So hindi tayo nagbabakuna kasi alam ko healthy yung mga manok natin. Yan. Tapos wala tayong kapitbahay dito, secured yung ating manukan. Walang nakakalabas, walang nakakapasok na ibang manok. Yan. So talagang hindi ako nagbabakuna. So yung ginagawa ko lang talaga ay nagbabitamins para maiwasan talaga natin yung sakit. Kasi meron namang nagbabakuna na dinadapuan pa rin ng sakit. Kaya talagang yung ano na lang, be responsible na lang ano, na tuwat bago talaga yung tubig, mapakain nyo na maayos yung manok nyo. Yan. Kapag nasunod nyo po yan, yung mga tips na yan, talagang maiwasan natin yung sakit sa ating mga alagang manok. Yan. Kasi kapag may lumala dun na isang manok, talagang madadamay lahat yun. Tapos, kapag meron kayo napansin na mabasa-basa yung mata niya, yan, mabasa yung ilong niya, ang dapat nyong gawin dun, i-isolate nyo siya. Ilagay niyo sa kulungan. Dapat obserbahan niyo for how many days. Tapos pwede niyo siyang gamutin. Tapos yung itlog niya, yung pwede doon itapon niyo na lang siguro. Kasi hindi po 'yun advisable na kainin yung itlog ng breeders na ginamot niyo. Yan. So kapag malala na talaga, ay ikulong niyo na. Tapos painumin ng mga gamot. So meron tayong mga videos dyan. Kung makikita nyo sa mga playlist natin dito sa ating channel,
marami tayong mga gamot doon para sa mga sipon. So, mag-search na lang kayo doon. Talagang maganda yung ating mga video about sa paggamot ng sipon ng manok. So, sa ngayon, wala tayong sinisipon ng manok kasi medyo maganda yung ating ating pasilungan. Yan, meron tayong mga puno. Tapos, maganda yung pagkain natin. Bastante sa tubig. May vitamins. Yan. So, walang nagkakasipon ng manok dito ngayon. So, yun yung pinakamaganda dito sa ating manukan. So, every night, dapat i-check nyo po yung manok nyo. Kasi, every night, makikita nyo talaga sila kapag may umuubo na manok. Yan. So, dapat i-isolate nyo na yun. Dapat sa pagkain din, talagang ina-advise ko sa inyo na bumili talaga kayo ng pellets. Tapos, i-mix nyo lang ng crack corn or your trigo. Yan. So, yung feeds natin ngayon ay combination ng pellets, crack corn, tsaka trigo. So, talagang napakaganda ng feeds natin. Yan. So, sa iba dyan, na nagpo-pure pa rin ng crack corn, tsaka gumagamit ng corn bran or tahop. So, medyo mahina din po kasi talaga yung tahop. Ano? Dati kasi yung gumagamit talaga ako ng tahop or corn bran, napapansin ko na mahina talaga yung paglaki ng manok tapos yung immune system nila. Pero paglipat ko na dun sa pellets tapos may konting crack corn, talagang maayos talaga. Dati ginagamit natin ay pure na pellets lang. Yan. Maganda din po kasi yung pure na pellets lang. Pero dito sa akin, every week ay nag-change tayo ng feeds kasi talagang itong mga manok natin medyo maarte din. Kapag palagi yung pagkain nila ay pare-pareho lang, talagang magsasawa sila at hindi nila kakainin yung paulit-ulit na feeds. So every week ako nag-change dito ng ating mga feeds na ginagamit. Yan. So kapag ganitong oras na, pagkatapos nilang kumain, marami na talaga nagmi-mate. Yan. So sa ngayon, magtatatlong tray na yung ating itlog. So marami talaga tayong itlog. Yan. So wala pa tayong naglilimlim na manok. Kasi inobserbahan ko sila, wala pa talaga naglilimlim. So, I hope matapos itong linggo na ito, meron na talagang maglimlim para hindi po masayang yung ating mga itlog. So, yung gagawin natin sa medyo matanda ng itlog, yung aabot na ng 7 days, yung gagawin na lang siguro natin ay kakainin lang. Yan. O, ibibenta. So, yung bentahan naman ng itlog ay talagang mahal din yung bintana ng itlog ng Native Chicken. Nasa 10 pesos each. So, yung isang tray, 30 pieces, 300. So, malaki na yon. Malaking bagay na. Yun yung bintahan ko dito. So, yung iba nga, mahal talaga yung bintahan nila. Yung ginagamit nating feeds para sa mga manok natin ay pre-conditioner na yung presyo niya is 1,250 pesos yung isang sako. So 50 kilos na po yung isang sako. Yan. So mabibili nyo lang yan sa Doc J Agrivet Trading. Yan, nag-sponsor po sa atin. Yan. Kung dito po kayo sa Pulomolok, malapit lang po, kung malapit lang po kayo sa Pulomolok, ano? Or nasa Jensen lang, pwede kayo pumunta dito sa Pulomolok. So, napaka mura lang ng feeds natin. 1,250 pesos. Yan. Pero kapag sinabi nyo na yung feeds na ginagamit natin ay nakita nyo sa video ko kay Pulomolok Native Chicken, ay talaga makaka-discount kayo ng hanggang 1,050 pesos. No? Yung isang sako na lang magiging 1,050 pesos. So, magiging yung discount nyo ay 200 pesos. So, napakalaking bagay na po nun. So mag-comment lang po kayo dyan kung saan mabibili yung ating
feeds. Yung kilo kasi ng mais dito sa amin talaga napakamahal. Nasa 1,100 plus. So yun, sana may tutunan naman kayo sa vlog natin for today. Yung ginagamit natin feeds para sa ating mga breeders ay preconditioner feeds. Yung sa CCO natin ay for this week is BMEG Integra 1000. Tapos yung ating vitamins ay Quick Grow. Tapos kung wala pong Quick Grow sa lugar nyo, pwede po yung Vitamin Pro kasi nationwide po yun. Tapos maganda din po yung Vitamin Pro. Proceed na po tayo sa shoutout. Shout pala kay Nelson Lorete, Gerson Marciliano, Terence Rubia, Rayaj Aladim, Jaime Closa, GK Sevillano, May Pet, Rodrigo Mercader, Lakay JM Vlog, Noel Guianga, Jesse Frugalidad, Eduardo Siso na number one fan natin, Michael Strada, Aya and Aki Native Chicken Farming, Kun House, Chicken Joy, Rosen Official TV, Clovel 19 TV, kaibigan natin na si Amado Quinones, Celso Saliente, Alma Bilog, Marion Kimagala, at kay Ma'am Princess Aslin Sarte na palagi sumusuporta sa ating mga videos. Mga kaniti, kung gusto niyo po mapashoutout, may iwan na po kayo ng comment dyan sa ating comment section para mashoutout ko po kayo sa mga susunod nating videos. Tapos, kung meron po kayong katanungan, ay namimili din po ako ng magandang katanungan dyan sa ating comment section para yun po yung itopic natin sa vlog natin at ma-feature ko po kayo sa vlog natin na kapag yung question nyo ay napakaganda. Kaya ano pa hinihintay nyo, magtanong na po kayo. Tapos kung napadaan na po kayo dito or bago lang, so please subscribe po and click the notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Malaking tulong po yun sa ating manukan. Yun na po at kita-kits sa susunod kong video. Bye-bye po!